araw po sa inyong lahat. Ako po si Elena Gumapit, isang dating OFW sa Kuwait, pero ngayon, nagpo-corgod na po ako sa Pilipinas. I-share ko lang po yung about sa pag-investing in condo unit. So, ang tanong, maganda ba talagang investment yung condo? Para po sa akin, magandang mag-invest sa condo pag may pera kang naipon. Kasi mahirap yung mangutang eh. So, kailangan mo nang mag-ipon ng kalahati sa total contract price. So, pwede ka na mag-invest. Pero pag wala ka pang ipon, mahirap siya kasi may tendency po na hindi ka makapagbayad. At hindi mo na makukuha yung pera mo. So, makapag-refund ka man, pero kalahati na ng contract, kalahati na ng naibayad mo. So, lahat ng investment, lahat ng ano, mayroon talaga siyang risk. So, sa pag-i-invest ng condo, ang risky po dyan ay yung hindi ka makapagbayad ng amortization or hindi mo na kayang mabayaran kasi sa katagal pa ng pagbabayad, napapagod ka sa pagbabayad. So, ganun. Pag hindi mo mabayaran, mawawala, iglap yung pera mo. Tapos, may mga turnover fees sila. So, kahit bayad ka na, meron din silang monthly dues na babayarin. So, ang pinaka-risky doon pag wala pang tenant. So, yung monthly dues, tuloy-tuloy po yung pagbabayad nun. So, ang monthly dues, nakadepende lang sa ilang square meter yung unit mo. So, para sa akin, mas practical po yung maliit na unit kasi mas maliit lang din yung monthly dues na babayaran nyo. Kasi pag malaki yung unit nyo, malaki din unit kasi per square meter po ang unit na babayaran. Tapos may tax pa din na yearly. So, pag walang tenant, ang unit nyo, mahirap kasi tuloy-tuloy yung bayarin. At saka, dapat siguraduhin nyo na yung condo na kukunin nyo, yung bike cart, yung Meralco, yung kuryente. So, pag walang tenant, wala po kayong babayaran na tubig at saka yung electricity kasi may ibang unit po na nakaline yung tubig at kuryente. So, pag wala kang tenant na nagre-rent, obligado ka po magbayad ng tubig at kuryente. Pero, based on my experience, maganda yung unit na nakuha ko kasi yung kuryente, ano rin siya, prepaid. So, maglo-load lang sila. Pag wala silang load, so wala silang kuryente. Kaya, ganun. So, maganda yun. Pati sa tubig, wala din akong babayaran. So, pag walang tenant, ang unit ko, ang babayaran ko lang yung monthly dues. So, ganun siya. Kasi, naka-experience na rin ako na may time talaga na ma-empty yung unit mo. So, kaya yung monthly dues tuloy-tuloy din bayaran. Kaya mas maganda talaga na pag gusto nyo bumili ng condo ay nasa magandang location. Kasi may market kayo talaga na tuloy-tuloy yung magre-rent. Kasi mahirap talaga yung wala mag-rent. Tapos tuloy-tuloy yung monthly dues. At saka magbabayad pa kayo ng tax. Kaya tapos may kuryente tubig pa pag naka-line yun. Pero pag prepaid, monthly dues na lang yung babayaran niya. So, advice ko lang sa mga gustong bumili ng condo, maganda talaga siyang investment pag may pera. Pero kailangan nasa good location. At mas advisable yung maliit na unit lang. Kasi mas malaki yung potential ng pag-re-rent. At kasi pag walang tenant, hindi ka masyadong
mabigat sa bulsa yung monthly dues na babayaran mo kasi maliit lang siya, makakaya lang. So, ganun po yung pag-invest ng pag-i-invest, marami pong rest. So, lahat naman ang investment may rest. So, pero mas malaki din ang kitaan sa pag-re-rent compared sa ilagay mo lang yung pera mo doon sa bangko. So, sabi nga doon, hindi ako financial expert, pero naniniwala po ako na don't put your money in one basket. So, kasi po in case emergency, meron pa rin kayong mahuhukot na pera. So, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.